si Salas Ais, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na isyu na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC Salas Ais. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wais. IC Hoy, magandang umaga, Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang bago nating titulo sa ating pong programang Alas 6 ng umaga. Ito pong IC sa Alas 6. Kasama po inyong lingkod, Alex Santos. Kumusta na po? Hoy, mga usapin pa rin po tungkol sa COVID-19 ang ating pong pag-uusapan. Huwag ho kayong magsasawa. Dahil nga ho ang usapin tungkol ito sa virus ay talaga namang mananatili po ito sa ating pong buhay. Lalo na ngayon ay nalalapit na po ang pagdating nito pong mga COVID-19 vaccine. Ito lang talaga ho ang solusyon para tayo po ay maging malaya na at tayo po ay pwede nang makalabas ho ng ating puntahanan na wala na ho tayong pangamba dito ho sa virus na ito. Sabi nga ho ni Secretary Carlito Galvez ng NTF o National Task Force at maging siya po ang ating pong pinuno kapag pinag-uusapan po ang bakuna. Aba, ang sabi ho niya sa ginawa pong pagdinig dyan po sa mababang kapuluan ng Kongreso, mukhang ang rollout po ng bakuna para siguro to sa 50,000 beneficiaries. Magsisimula na daw po yan sa February 15 ang rollout. Ako, swerte naman ho nung mauunahong matuturukan ng bakuna. Yan ay sa pamagitan po ng bakuna mula po sa China. E ano ngayon kung China? Puro kayo reklamo eh. Puro kayo reklamo at gusto ninyo yung bakuna ng Pfizer. O alam ba ninyo yung bakuna ng Pfizer? Ano nangyari doon sa mga taga Norway? O meron palang nadedo? Ha? Meron po 25 Norwegian. Oo, ang nadedo dahil po sa bakunang Pfizer. Oh, yan ang gusto ninyo. Oh, sige nga. Oh, ito sabi ng Pangulong Duterte, oh. Ito ay, if I may quote, may soundbite ka ba nyo, Nuner? Yung sinabi niya tungkol dun sa bira kayo ng bira, ha? Yung sinasabi niyo tungkol dun sa paborito niyong Pfizer na bakuna, o kita nyo, meron palang matinding side effect pala ho yan. Ha? Ah, ito sabi niya ng Pangulong Duterte, if I may quote, if you want to follow the example of Norway, ito, where several elderly died after being vaccinated, investigation of course ongoing. Ayun. O, sabi niya, sige. Medyo napikon na kayo sa'yo ng Pangulo eh. Ito, pakinggan nyo ninyo ang tingin ng Pangulong Duterte sa kanya pong ulat sa bayan kagabi. In Norway, 25 persons died after receiving Pfizer vaccination. Gusto ninyo, mag-order kami para sa inyo. Diba, gusto ninyo, paulit-ulit, nandito sa article ng Inquirer. Lahat kayo, apparently, mas believe kayo sa itong isa. Senator Risa Ontiveros issued a similar call for the government to follow up Pfizer's EU. Yan. Sige! Oh, hindi naman nagtatanim ng galit ang Malacañang eh. Kung gusto nyo, sabi nga, orderan ko kayo. At ituturo ko kagad sa inyo. Oh, 'di ba? Ganun 'yun. Huwag mo tayong magpadalos-dalos at pumapaboro tayo doon po sa isang bakuna na gawa po ng isa pong kumpanya. Huwag 'o. Ha? Ganun din po ang ating pong pamalaan ngayon. Bagamat meron po siyang napipili, dahil nga, ito rin po yung ginagamit ng ilan po mga bansa. Maalala ho ninyo hindi lamang po Pilipinas ang umorder na ho ng bakuna mula po sa China. Ilan po dito ay
marami na rin pa ano no, winner no. Ha? Bukod po sa Pilipinas, ang Sinovac po ay ginagamit na ngayon sa mga sumusunod po mga bansa. Thailand, Malaysia, Indonesia, Turkey. Kita nga ho ninyo si President Erdogan ng Turkey. Nagpaturok na ho ng Sinovac. Si Indonesian President si Widodo, ha? Nagpaturok na rin. Yung Egypt, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Brazil. Sabi nga ng Pangulong Duterte, eh wala namang nabalitang patay doon. Ha? So yun po, ha? So, kaya medyo gusto lang hong ipaliwanag ng Pangulong Duterte na bago pa daw po ang sinasabi nga ho niya, bago pa lamang daw po ang usapin sa mga nilikhang bakuna kontra COVID-19. Kanya na pong nakausap si President Xi Jinping. Ha? At ang sabi nga ho niya, dapat to ay makakuha ng supply ang Pilipinas oras na maging available ito. Siguro pakinggan natin, Wener, ang kanyang eksaktong sinabi tungkol dyan sa kanyang pong pag-uusap sa Pangulo ho ng China. Kung off tangent na mga tirada na inyo. Eh bakit ba ito si Duterte Sinovac ng Sinovac? Hoy, kung sino ka man, ganito yan. Long before na pumutok to, tumawag na ako kay President Xi Jinping. Tapos sabi ko, wala kaming resources, we do not know how to make it. Please do not forget the Philippines, sabi na. But please remember that we will first vaccinate all of our citizens and they run into billions. Yun, yung pong tinig po ng ating pong Pangulong Duterte, di ba? Para kasing pinapalabas nila na bagamat eh, alam mo Winner, China nangyari itong pagsisimula ho ng COVID-19. Parang gusto ng mga kritiko ng ating pong Pangulong Duterte at ng ating pong pamahalaan, kung galing ho doon ang COVID-19, eh huwag kayong kumuha ng bakuna. Pwede ba yun? mas maganda nga ho yun eh. Kung galing ho doon ang COVID, mas maigi na ang bakuna, eh talagang dapat rin po ilumika rin sa kanila. Di ba? Hindi ba ninyo naintindihan ho yun? Oh, tapos babanatan ninyo ang isang inosente pong si Secretary Galvez na sasabihin ninyo, may kumita ho dito. Kawawa naman yung mama, oh. Napakalinis pa naman po ng pangalan po niya mula po nang naging leader ho yan ng Armed Forces of the Philippines. Ni isa po, wala pong bahid po ng katiwalian doon po sa kanya pong katawan. Tapos, sasabihan ninyo na merong kumita ho dito sa Sinovac na dahil lamang po sa mga lumalabas na issue na porket mahal daw po itong Sinovac nito. Paano nyo nasabi na mahal pong Sinovac? Sa nakikita ho ninyong presyuhan sa ibang bansa, ganito lang. Nung sinabi ng Malacanang na hindi sosobra ho sa 700 pesos per dose ang presyo ho ng Sinovac, ngayon, aatras na ho kayo sa inyo pong sinabi. Kita nyo, kawawa ho ang mga tao ho na ating pong Pangulong Duterte na sasabihin ho ninyo, may kumita ho dito. Alam ba ho ninyo, Pangulo po ay allergic po. Allergic po siya sa mga nangungumisyon po dyan. Diba? Mismo nga ho sa kanya pong sa kanya pong mga pahayag, puntirya ho niya dito yung pong mga nagnanakaw ho sa kaba ng bayan. Paano ho niyo sila po ay pararatangan ninyo na kumita dito po sa bakunang ito? Isipin ho natin na ang bakuna po ay ito po'y pangangailangan po ng ating pong taong bayan. At hindi ito pwede hong gawin pong hanap buhay na dapat meron pong kumita ho dito. Naku, siguro, kung meron man, ako na siguro magsasabi ho na dapat po ay siya po ay mapunta po sa impyerno. Pero mo, ito po yung pangangailangan ho natin na dapat tayo po'y protektahan sa COVID-19. Tapos, meron ka pang gana na kumita ka pa rito. Naku, siguro po ay konsensya na ho ninyo ang uusig sa inyo dito. Ha? So ito po ang usapin po sa bakuna.
eh dapat na po ay tigilan na ho natin. Siguro ang mga ginagawa pong mga pagdinig na ating po mga mababatas, eh ayos ho yan. Pero wag ho ninyong paratangan na kumita ho dito ang ating pong gobyerno. Siguro dapat ang linya ho, line of questioning po ninyo, eh yung kung paano ho natin ito may sa katuparan ang pagpapatupad po ng COVID-19 vaccination. Yun ang importante ho. Ah, yun ang gusto rin po natin malaman sa ating pong mga opisyal na inatasan po ng Pangulong Duterte na isagawa ang ating pong pagbabakuna kontra COVID-19. Anyway, isa pa ho sa tungkol po dito sa COVID-19, medyo malapit-lapit na rin po ang pagtatapos po ng buwan ng Enero at inaasano natin kung ano ang magiging quarantine measures naman po ang ipaiiral po sa mga lugar na may tuturing pa rin pong high risk sa COVID-19 tulad doon dito sa Metro Manila. Siguro, eh, wag na ho natin asahan na tayo po'y bababa pa rin po sa MGCQ. I'm sure at GCQ pa rin tayo dahil nga sa mga nakalipas pong araw, dahil nga ang mga nadadagdag pong mga positive cases sa ilang po mga lungsod at bayan dito sa Metro Manila at mga karatig pong probinsya, ay hindi pa rin po tayo bumababa po sa 1,000. Meron nga hong chance na umabot pa rin po tayo sa 2,000. So talagang malayo pa ho. Malayo pa na tayo po ay mailagay po sa pinakamababa pong quarantine measures. At meron nga hong itong tinatawag na recommendation o di kaya ay ika nga ay mungkahi na dapat daw po ay gawin na po ng ilang pong mga lugar na ipalabas daw po, no? Ito, panukalang payagan na po ang mga batang edad 10 pataas na lumabas ng kanila pong mga tahanan upang sila po ay makapamasyal. Ako, huwag niyo pong gagawin ho yan. Nakausap ko po si Dr. Lulu. Ha? At ang sabi nga ho niya, ay ito po yung executive director po ng Philippine Foundation for Vaccination. Executive Director si Dr. Sandali, kunin ko lang ang apelyido po niya, Dr. Lulu Bravo. Tama. Lulu Bravo ho, si doktora. At ang sabi nga ho niya, yung pong mungkahi na dapat daw po ay payagan na pong lumabas ang mga bata na may edad pataas, edad 10 pataas, eh sabi ho niya, eh wag naman ho. Dahil nga, itong mga bata ay tunuturin pa rin pong super spreader at wala pa hong bakuna para ho sa mga bata. Tandaan ho ninyo yan ha, ang bakuna na nalikha po ng mga pharmaceutical company ay para lamang po yan sa mga adults. Intindihin ninyo yun. Ang mga bata ay wala pa hong natutuklasang bakuna para ho sa kanila. Kaya mas maigi na panatiliin po natin nasa tahanan pa rin at ipatupad ang minimum health standards para sa kanila. Yan po ang kanya pong panawagan doon po sa mga nagmumungkahi o nagbibigay po ng suggestion na payagan na pong lumabas ito pong mga batang edad 10 pataas. Huwag naman daw sana. Dahil nga, yung mga adults nga ho, dahil ilang taon na lang ho nalalabi sa ating pong buhay, eh dapat tayo ang una pong proteksyonan. Yung mga bata, dahil mahaba-haba pa ho ang kanila pong buhay na ilalagi ho dito sa mundong ibabaw, eh kailangan sila rin po iprotektahan. Pero wala pa hong nalilikhang bakuna. Kaya patuloy pa rin po ang research po dyan ng ilang po mga pharmaceutical companies. Kaya't, manatili lamang po sila sa tahanan. Sabi nga ho, kung ito nga ho, eh, wala pa ho tayong face-to-face na classes, eh mas maigi pong manatili muna sila sa kanila pong mga tahanan. So, mamaya po, susubukan nun natin, kausapin po ang isa po sa mga tagapagsalita po ng UP Octa Research Group para po ay mapag-usapan ito pong susunod na quarantine measures at yung pong panawagan na payagan ito pong mga kabataan at ano ang mga susunod pong kanila pong pagtaya sa bilang ng tatamaan po ng COVID-19
dito po sa Pilipinas. Hindi kasi bumababa, no? Eh ngayon nga ho, eh na-reach na ho natin ang 500,000. Kahapon po ay nasa 502,736 na po ang total COVID-19 positive sa Pilipinas. Dahil nga po may dagdag na, ilan ba magdagdag ka noong pong kahapon? Di mabasa, no? Ilan ba na dagdag kahapon? Sa tingin ko po, eh mukhang hindi naman siguro sa sobra ho sa 2,000, no? Ito, sandali ho. Ang nadagdag po kahapon ay... hindi, 2,000 pala kahapon, malaki pala. 2,163 ang bagong kaso po. Ito yata ho ang pinakamataas po so far. Na siguro ito na po yung mga hindi po na i-report nung pong panahon po ng holiday season. Ito siguro po yung New Year's Day hanggang sa 14 na araw. Dahil sumobra na ho tayo, no? From New Year's Eve hanggang January 14. So ito na po yung pumapasok po mga impormasyon dyan po sa Department of Health. Doon po sa bagong gumaling, naku, kung nung pong linggo ay marami, higit siguro 5,000, no? Kahapon po, ang gumaling lamang po ay 2. Napakaliit. At sa mga bilang po ng mga namatay, ay nasa 14. So, total of 502,736 na po ang bilang po ng mga tinamaan po ng COVID-19 dito po sa Pilipinas. Pero yung po sa mga namatay, ay nasa, may magsasampung libo na pala tayo, no? 9,909. Sa mga gumaling naman, 465,998. Medyo hindi na ho nakakahabol itong mga gumagaling po mga pasyente. Ha? Minsan kasi ho, hindi naglalayo po ang bilang ng mga positive cases dun po sa number of recoveries dito po sa ating pong bansa. Ito naman, meron kasi hong ipinatutupad daw hong kautusan. Ito pong bayan ng Arayat sa Pampanga na doon daw po sa mga residente o di kaya ay mga kababayan nila na taga-Arayat ang nagtatrabaho po dito sa Quezon City ay ang sabi ho ng alkalde ng Arayat, Pampanga na si Mayor Emmanuel Alejandrino ay kanina daw pong higpitan bilang pag-iingat sa bantaho ng bagong variant ng COVID-19 itong pagpasok po na mga taga Quezon City at yung kanilang mga residente na nagtatrabaho sa Quezon City, pabalik po dyan sa kanilang pong bayan ay hihigpitan daw nila ang pagbabantay. Kaya dahil dyan ay umalma ho si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa gagawin pong paghihigpit ng Arayat Pampanga Government o LGU. Ayon po kay Mayor Belmonte, posible lamang kasi ito magdulot na ho ng panic at maaari ito magdulot ng discrimination sa mga residente ho ng QC o Quezon City. Matatandaang pinatupad kasi ng lokal na pamahalaan po ng Arayat ang travel restriction para ho sa mga residenteng magmumula sa lungsod ng Quezon. Pero akin po nakausap si Mayor Alejandrino at kanya naman pong ipinaliwanag na ang kanya pong ipinalabas pong kautusan ng paghigpit ay ito po ay preparation lamang. Kung sakali daw ho ay magkaroon po ng ang tawag ito, paglumobo ho ang bilang ng mga kaso po nitong new variant, yung UK variant po ng isa pong tinamaan po dito ay taga Barangay Kamuning, Quezon City, eh doon pa lamang doon nila ito ipatutupad. Hindi naman daw ito talaga outright na gagawin kaagad nila. Yung pong pagbabawal sa pagpasok po ng mga taga QC na makikitaan po ng positive cases po ng COVID-19. Pero kung normal pong procedure na kayo po'y bibisita ho sa isa pong lugar, eh tama naman lang po siguro mahigpitan. Di ba? Tulad po sa Baguio, o kayo po'y akyat ho doon, marami pong mga requirements ang kinakailangan. Kailangan ipakita ho ninyo yung medical certificate po ninyo, resulta na inyo pong RT-PCR, eh tama lang naman ho yun. Para at least eh, masiguro na yung pong mga dayuhan na pumapasok po sa kanila pong lugar ay wala pong dala na sakit o na virus ng COVID-19. Para naman, wala pong uusbong o magkakaroon po ng
community transmission po doon sa kanila pong lugar. Pero ito pong kautusan po niya na travel restriction, yung pong pagbabawal sa pagpasok ng mga taga QC, eh yan po ay kapag nangyari na pong lumobo ang bilang. Yun lang naman po sabi ho niya. So far, wala pa naman doon nangyayaring ganun. Ang kanya po ay paghahanda lamang. So, tinanong ko nga ho siya, Mayor, kayo po ba ay nagpadala na ho ng sulat kay Mayor Joy Belmonte? Baka naman umalma. Eto nga ho, wala pa hong sulat na pinadala, umalma na ho ang alkalde po ng Quezon City. Eh siguro, normal lamang siguro yan. Dahil nga ay parang lumalabas na sila po ay nandidiri sa mga taga QC. So, paglilinaw naman ho ni Mayor na hindi naman ganun po ang kanila pong intensyon. Ang intensyon lamang po ng Arayat LGU ay siguro panatiliin lamang pong ligtas ang kanila pong mga kababayan po doon. Eh ganun naman rin siguro kung sino man ho yung mga may mataas po ang positivity po sa COVID-19, dapat siguro po ay higpitan rin po ninyo ang pagtanggap po ng mga tao, di ba? Lalo-lalo na po sa mga lugar na bukas na para po sa tourism sector. Tulad ng Baguio, Boracay, ano pa ba lugar? Palawan, di ba? Yan na po yung mga bukas para ho sa mga biyahero na gusto hong makalasap na rin po ng staycation, ika nga pagbisita o yung tourism sector po, para buhayin po ang industriya po ng turismo. Okay, so yun po ang ilan po sa mga mahalagang balita tungkol po sa COVID-19 na atin pong ibabalita ho sa inyo. Anyway, inaantay ho natin si Professor Guido David, no, ng Okta Research. Wala pa ba hiyas? Wala pa. So with that, siguro magbe-break muna tayo. Kung wala pa, siguro pagbalik ko natin, kung wala pa rin po si Professor David, dumako tayo sa ilang po mga paksa sa ating pong pag-uusapan tungkol po dito sa yung pong pagbasura po sa kaso laban po kanila PAO Chief Attorney Presida Acosta at yung po sa kanila pong doktor, yung forensic expert po nila na si Erwin Erfe. At the same time, pag-usapan po natin ang patuloy pong registration para sa darating pong halalan. Lang sabi po ng COMELEC ay umabot na po sila ng 1 million, additional 1 million pong registrants para po yan sa 2022 elections. Magbabalik po tayo, alas 6, 24 na po ng umaga. IC! Sa alas 6, IC! Sa alas 6, kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po ang inyo pong programang IZ sa alas 6 dito po pa rin sa DWIZ. Kumusta na po? Nasa kalahati na po tayo ng ating pong isang oras po na talakayan dito po sa ating pong programa. By the way, dagdagan ko lang po itong tungkol po sa preparations po for vaccination. Ang lungsod po ng Maynila ay ready na, no? Dumating na kasi ho kahapon. Ito pong COVID-19 vaccine refrigeration units po nila. Nine COVID-19 vaccine refrigeration units para ho ito sa paghahanda nila sa darating pong vaccination activities sa kanila pong lungsod. Ayon po kay Mayor Isko Moreno, kanya pong ininspeksyon ang mga makinang ito. At ito po ay nakalagay po ngayon sa Santa Ana Hospital. Kaya dahil doon po ilalagay ang nabili ho nilang mga bakuna na galing po sa AstraZeneca. Ito po yung kanila pong tinatawag na COVID-19 vaccine storage facility. Na kanila pong siguro natunghayan po ninyo na ongoing po ang construction po dyan. Sabi po ni Mayor Isko, ang ospital daw po ay nakatanggap ng 5 Haier HYC-390 refrigeration units na makapag-store po to ng mga bakuna mula po sa AstraZeneca at Sinovac. At meron rin pong 4 na biomedical freezers
na pwede hong mag-store ng bakuna mula po sa Johnson & Johnson at maging sa Moderna. At dagdag pa ni Mayor Isko, ang mga refrigeration units nito, ba, ito sakto ho to dun po sa, ano no, sa kailangan pong lamig. Ha? Ito pong mga refrigeration set po na kanila po natanggap ay pwede hong mag-store ng Pfizer vaccine. Dahil po, ang mga makina pala nito ay pwede hong umabot po sa negative 86 degrees Celsius yung lamig. Ma, kung yung pong Pfizer vaccine po ay nangangailangan po ng negative 70. Eh, yung kanila pong refrigerator po ay umabot po sa negative 86 degrees Celsius ang kaya pong mag-store dito po mga bakunang ito. Ganun rin po ang mga units daw ho nito ay meron pong uninterruptible power supply. Ito po yung UPS, no? Kaya masisiguro daw po ang integridad ng mga bakuna. Kung mag-shut off pa no, kung may mag-trip off pa no ang kuryente ng Meralco, automatic po, tuloy-tuloy po ang takbo ng kuryente ho niyan. Hindi po masisira yung po mga makina. So, kung maagap, mabilis po ang preparasyon ni Mayor Isko, dapat talagang gayahin po to ng ilang po mga alkalde, no? Na maagap at mabilis sa kanila pong paghahanda para sa rollout po ng vaccination po sa naturang pong lungsod. Dagdag po ni Mayor Isko, kung kayo po ay gusto magpaturo sa pamamagitan po ng mga nabanggit pong mga bakuna na kanya pong binili, pwede ho kayong magpa-register, mag-pre-register na ho kayo sa kanila pong website. Ito po ha, www.manilacovid19vaccine.com. One word lang po yun ha, yung manilacovid19vaccine.com. Subukan nga natin buksan kung ano makikita ho natin dito sa kanila pong website. Ito, yun, may intro muna, tapos, ayun, meron pong pipiliin nyo doon, meron pong click to register or reserve. Meron rin pong, may mga ano, pag pinindot ninyo, may pulang gumaganon eh. May nagbiblink po. Tapos makikita ho ninyo doon, ilan na po ang nag-pre-registered. Wow, umabot na pala Mayor Isko, no? Ng 73,005. Ang dami na pala, ha? So, ibig sabihin po niyan, ay ready na ho sila. Subukan kong i-click nga para mag-register at ano ba mga hinihingi po mga impormasyon. Ang mga impormasyon, pangalan, ito po yung mga required ha. Pangalan nun ninyo, ang inyo pong birthday, telephone number, cellphone number, yung gender nun ninyo, kung kayo po lalaki ba at babae, ang inyo pong home address, city, area, at barangay. Tapos meron po mga, may mga katanungan. Tulad ng nagpositibo ka na ba sa COVID-19? Pwede nun ninyong sagutin ng oo, hindi o di alam. Tapos, meron pang tanong ho dito. Sa nakaraang 14 na araw, may nakasama ka ba na positibo sa COVID-19? Ba maganda tong mga ano ho nila, ang kanila pong mga pre-registration questions. At meron rin po, nagkaroon ka ba ng alinman sa mga sumusunod sa nakaraang 2 linggo or 14 days na siguro bago kayo magpa-pre-register, no? Nakalagay ho doon, lagnat, ubo, sipon, pipindutin lang ho ninyo yan. Kung wala naman kayo po mga sintomas sa ganun, huwag ninyo nang pindutin. Tapos, meron rin pong, nakagat ka na ba ng aso? Bakit kayo nasama dito? Nakagat ka ba ng aso sa nakaraang 4 linggo at nabakunahan? Ayun, siguro kasi gusto nilang malaman kung nabakunahan ka na ba ng ibang klase po ng vaccine. Pwede ho anti-rabies vaccine. Ito, maraming mga tanong, oh. Nabakunahan ka ba naman ng COVID-19 vaccine sa nakarampong 4 linggo? Tapos, sinasalinan ka ba ng dugo? Umiinom ka ba ng mga gamot na ito? Antiviral drugs, steroids. Tapos, may allergy ka ba sa latex, pagkain, gamot o sa bakuna? Tapos, nagkaroon ka ba ng
malalang reaksyon pagkatapos mabakunahan. Maganda to ha, may risko ha. Meron pong mga tanong na magagamit po to ng mga vaccinators. Dahil siguro, pag kayo po'y pumunta na ho sa vaccination sites, titingnan nila itong sinaguto ninyo. May record o. Sandali. Para wala na ho tanong-tanong. Doon pa lamang ho, alam na. Dahil ito po ay sigurado po ay pirmado ho ninyo ito at meron kayong pagtugot po sa pamalang lokal po ng Maynila na ito po mga sinasagot ninyo ay sigurado po tama. Dahil kung hindi, parang inilalagay ho ninyo sa sarili ninyo sa langanin. Kaya huwag nyo pong lukuhin po ito ha. Yung pong pre-registration, mahalaga po ito dahil nga marami po ditong tanong na para hindi na po humaba ang pila, hindi na po gagawin po yung tanungan ho dun. Kaya kapag kayo po yung nakapag-reserve na, mas maigi pong sagutin po ninyo ng tama. Para at least pagdating ho ng takdang panahon na kayo po yung mabakunahan na, titingnan na lang ho itong record ninyo, ito po sinagot ninyo. Pag nalaman nila, oy, may allergy pala ito sa bakuna. Siguro sasabihin sa inyo, ma'am, sir, tabi muna tayo ho ah. Dahil ito po'y pinag-iingat lang ho namin. Dahil kapag kayo po ay may mga allergy na ganito at batay sa findings, baka magkaroon ng problema. So, dito muna ho kayo. Ha? At pag-aaralan muna natin ho kung kayo po'y pwedeng bakunahan. So, ito po. Meron pa ho dito mga tanong tungkol po sa medical history ninyo. Ito, mahalaga rin po ito. Ma-okay ito. Pwedeng gayaan rin ito ng ilang po mga lungsod at bayan. Tinatanong ko dito, meron o nagkaroon ka ba ng mga sumusunod na karamdaman? Sakit sa baga, sakit sa puso, hika, sakit sa bato, diabetes, alta presyon, at iba pa. Tapos, meron dito, ikaw ba ay buntis o may planong magbuntis sa darating na buwan? Importante rin po ito. Tapos, pipindutunin ninyo kapag natapos ako ninyo sagutin, may nakalagay po dong validate. Pag napindot na ninyo yan, automatic po yan, papasok na po yan sa server po ng Manila LGU. At ang sabi nga ho dito, batay po sa record na ngayon, nasa 73,005 na po ang pre-registered, nakapag-rehistro po sa lungsod ng Maynila. At ang sabi nga ho dito sa kanya pong maikling mensahe ni Mayor Isko, kaya mga kababayan ko, hinikayat ko po kayo na lumahok sa pre-registration process ng ating inilunsad ngayon upang mas mapabilis at mainam na proseso ng free COVID-19 vaccine para sa lahat sa sandaling dumating ito. Pumanatag kayo na tanging sertipikado lamang ng FDA ang bibilhin nating bakuna upang matiyak ito na epektibo at ligtas gamitin. May awa ang Diyos, makakaraos din po tayo, Manila, God first. Nagmamahal, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. So yun po ha, ang pre-registration po na ginagawa po ng lungsod ng Maynila. I'm sure meron na rin siguro po sa ilan po mga lungsod, pero wala pa ho ako nakikita. Pero ito pa lamang ho ang lumalabas po sa atin po so far. Okay, ito tungkol po sa, wala pa rin ba siya, no? Sina Public Attorney's Office Chief, Attorney Presida Acosta. Dahil nga ho, nakalusot po itong dalawa. Maging si Dr. Erwin Erfe na siya pong forensic expert po ng PAO. Dahil nga ho, sila po ay kinasuhan sa Ombudsman. Patungkol po ito sa kanila pong pagtulong sa mga naturukan po ng Dengvaxia. Ito po yung dengue vaccine. Naalala ho ninyo na sila po ay nagbigay po ng free legal assistance para ho doon sa mga magulang na kanila pong mga anak ay naging biktima ho ng kapabayaan nito pong pharmaceutical company na gumawa ho ng Dengvaxia. Ito pong Dengvaxia na ipo, Dengvaxia, itong dengue vaccine ito, ay nagdulot po to ng problema at umabot po sa higit kumulang 80 mga namatay nang dahil po sa Dengvaxia. Kaya sila po ay kinasuhan ng abogatong si Wilfredo Garrido Jr. noong po October 2018.
Dahil po sa pangingialam, ang term nga ho dito ay ang akusasyon kanila Acosta at Erpe ng PAO, sabi ho ni Attorney Garrido, ay they are fanning the flames of public hysteria by attributing at least 80 deaths to Dingbaxia using questionable and inconclusive autopsy reports by the PAO Forensic Laboratory. So ibig sabihin po nito, ito po ay nag-ugat doon po sa kaso ho nila sa ombudsman na dahil po dito sa reklamo po ni Attorney Wilfredo Garrido Jr. Sa tagal po na panahon, ang kaso po na isinampa laban po kanila Acosta at Erpe, ito po yung mga violation daw, no? Ito po yung akusasyon. Sila daw po ay lumabag sa Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tapos meron daw hong falsification of public documents, malversation of public funds, and illegal use of public funds or property, also referred as technical malversation under the revised penal code. Ito po yung akusasyon ni Attorney Garrido. Pero sa tagal man ng panahon, sa inilabas pong resolusyon ng ombudsman, sa 23-page resolution po ni Ombudsman Martires, ito po yung resulta ho. Ang lumabas po sa kanila pong pagsusuri ng mga ombudsman, insufficient pong ebidensya, walang basihan para masustain po ang reklamo ni Attorney Garrido laban kanila Acosta at Erpe. So anong ginawa po ng ombudsman? Dinismiss po ang criminal at administrative charges laban po dito sa mga opisyal ng PAO. Yun. So, tila parang lumalabas na ito pong pagsasampa po ng reklamo ni Attorney Garrido ay parang ginigipit lamang po ang PAO. Lumalabas na, if I may use the word, parang harassment. Diba? Biruin mo, ikaw na nga yung tumulong doon po sa mga naagrabyadong pamilya, namataya na nga, may gana ka pang mag-file ng kaso. Eh dapat nga tumulong ka nga eh. Abogado ka ha. Abogado ka pero iba ang pananaw mo dito sa nangyari po sa mga bata. Paano namatay yung mga bata? Ha? Kung siguro hindi po sila naturukan, buhay pa siguro sila. Tama ba ako? So mabuti na lamang po ay napagtantoho ng Office of the Ombudsman na ito pong kaso na ito ay hindi po tatayo ho sa husgado. Siguro, laking tuwa siguro po ni na PAO Chief Persida Acosta at maging ng kanila pong forensic expert na si Erwin Erfe. Well, ito nga ho yung dahilan, no? Kung bakit po tayo nagkaroon po ng mababa pong awareness tungkol po sa bakuna lang dahil po dyan sa Dingbaxia na yan. Ha? So, ito, mas lalo pa sigurong mapagtitibay na kailangan talaga ho tayong maging mapanuri. Siguro hindi po tayo ilalagay sa alanganin po natin pong pamalaan ngayon. Lalo't meron na hong history na isa pong bakuna na nagbigay ho ng problema sa ilan po natin mga kababayan. Kaya siguro sa panahon siguro po ni Pangulong Duterte, pag-iingat po ang kanya pong gustong ipatupad dito na hindi po tayo kukuha ng bakuna na mapaminsala na magbibigay po ng problema ho sa atin po mga kababayan. So sana po ay maging aral po to sa atin. At doon po sa mga siguro itong si Attorney Garrido mukhang pumapabor siguro ho doon sa pharmaceutical company. Ano nga ba yung pharmaceutical company yun? Yung Sanofi ba yun? Sanofi ba? Tama ba? Sa French yun, French, di ba? French Pharmaceutical Company, yung pumigawa ho ng Dingbaxia. Correct me if I'm wrong lang ha. Pero pagkaalam ko, yun ang tama, no? Sanofi ba yun? Ayun. So, sinusubukan ho namin tawagan po si Attorney Persida Acosta para kunin po ang kanyang reaksyon ukulo dito
sa naging pagpapasya po ng Office of the Ombudsman. Magbabalik po tayo, alas 6.43 sa po ng umaga. IC! Sa alas 6! PWIC! IC! Sa alas 6! Kasama si Alex Santos. Okay, we have 16 minutes to go bago ho mag alas 7 na umaga. Wala pa rin yung ating tinatawagan. Mukhang maalat-alat na alat nitong si Hiyas ngayon, ha. Mukhang hindi tayo sinaswerte, Hiyas, ha. Nag-ano ka ba? Naghugas ka ba ng kamay? Anyway, eto pag-usapan nun natin itong sa darating pong 2022, bagamat malayo pa ho ang halalan, pero pinag-aanda na rin po ito ng Commission on Elections. Dahil nga, ang kanila pong panawagan sa ating pong mga new registrants, yung mga bago hong bumoto, lalo-lalo siguro po yung mga pumatong na ho sa hustong gulang na voting age, which is 18 years old, pwede na ho kayong magpa-register. Nagsimula po ang registration po, yung panumbalik po ng registration po para sa darating na halalan ay yung pong way back September 30. Ito po yung panahon po ng pandemya, no? Well, until now pa naman, pandemya pa rin po. Pero nung nagsimula po ang registration ng voters registration ay nakakalap na ho sila ng higit sa 1,000,000, to be exact. Ito po yung COMELEC data na ating po nakalap. Umabot na po sa 1,050,793 ang nakapag-register na po simula po nitong September 1 of last year. At ito po ay magtatapos po hanggang September 30 this year. So medyo mahaba-haba pa ho ang panahon. Ang plano ho ng COMELEC, makapagdagdag po ng 4 million. Ako, kaya pa ba yun? Kung September 30 next this year ang katapusan, siguro maabot po yan kung medyo darating na po yung bakuna. Dahil nga, baka maaring takot po yung lumabas ang ilan po natin mga kababayan. Pero siguro, ay gusto natin makausap sana ho si ano, no? Si Director James Jimenez ng COMELEC para at least malaman kung yung bang application for registration is pwedeng online ba or kailangan pang tumungo ng COMELEC office sa inyo pong sarili pong mga lungsod or bayan. Baka pwede naman siguro dito, hindi mo na kasi nabanggit po dito sa report kung ang registration ba ay pwedeng online. Kung online, okay sana, no? Pero ang pagkakaalam ko, kailangan kang gamitan ng biometrics, eh. Tama ako, di ba? Dahil ako po, nung ako po yung nagpa-register po for this voter's registration, marami pong seri pong bintana ang dadaanan mo or lugar. Una, fill up ka ng form. Medyo mahaba-haba po yon. Tapos, may thumb mark. Tapos, dadalhin ka doon sa biometrics. Kukunin po lahat ng inyo pong mga daliri. Tapos, facial recognition o yata. Tapos, dadalhin ka sa camera. Kukunan ka dahil may ID po yan, eh. So, siguro ang pwedeng gawing online, yung pong application. Tapos, isi-schedule ka na lamang siguro kung kailan ka po maglalagay ng inyong pong biometrics, which is pwede naman ganun para hindi ka na pipila at iwas po sa kumpulan po ng tao po dyan sa COMELEC office. Ha? Kaya Director James, baka pwede ka namin makwentuhan para at least dumami ang inyo po mga voters registrants sa darating pong ano, sa darating pong 2022 election. Pero so far, kahit na daw ho may pandemya, at least umabot po sila na 1,000,000. Which is malaki na pong bagay ho yan, ha. Makakadagdag po yan. Dahil nga ho may sinasabi ho dito ang COMELEC. Ang registration po ng ating pong Commission on Election ay hindi lamang po to for new voters, ha. Ito po ay pwede rin po sa mga panunumbalik po na pwede kayo maging voter ulit. Dahil nga, kung kayo po ay hindi bumoto ng
ilang beses ba. Ito, under COMELEC regulation, voters who failed to vote for two consecutive elections ay automatically daw natatanggal daw kayo sa listahan ng voters list. So ibig sabihin, kung yung pong 2019 election tapos yung 2016 election na hindi ka bumoto, automatic po ay madidelist kayo. So kailangan po ay mag-register kayo ulit. Pero siguro yung proseso na yon ay hindi na ho siguro mas matindi. Dahil nga, meron na ho kayong dati ho ninyong ano eh. Meron na ho kayong dating voters number or ID. So pwede na lang po so i-reactivate po yon. Siguro dadaan ho kayo sa seminar siguro dito. Hindi naman siguro. Siguro ano lang yan. Hihingi lang siguro inyo pong voters number at yung ID ho ninyo para ibalik. Well, hindi naman siguro po to parang you start from zero. Hindi ho. Dahil nga ho, meron na ho kayong ano doon, meron na ho kayong record ho doon. Gusto lamang siguro po ay ipakita ho ninyo ang inyo pong commitment na pwede ninyong i-exercise muli ang inyo pong right to suffrage. Ha? Ang inyo pong karapatang bumoto. Ha? Bibihira po yan. Kaya gamitin po natin dahil po sa panahon ng halalan sa 2022, ba presidential election po yan. Ha? Kailangan po na makuha ang inyo pong pagpapasya kung sino ang isusunod po natin na hahalili po sa ating pong Pangulong Duterte. And I'm sure, alam nyo na po kung sino. Ha? Huwag na ho tayong pipili pa ng iba na hindi tested. Ha? Yung pong batikos ang batikos, aba, huwag natin piliin po yan. Ha? Nang batikos ang batikos na wala naman po sa hustong posisyon at wala ho sa ayos, huwag natin piliin po yan. Doon po tayo sa mga karapat-dapat po mga kandidato na masasabi ho natin na magpapatuloy sa ano pong nasimulan po ng ating pong Pangulong Duterte. Ha? Kung yung po mga kumukontra lagi at wala nang ginawa sa kanilang pong buhay kundi batikusin, walang magawa. Dahil nga sila po ay olats, syempre gagawa ho yan eksena para sila po ay mapansin po para sa darating pong eleksyon. Ay, huwag na ho kayo mangarap. Dahil sigurado po ang taong bayan po maghuhusga sa inyo. Ha? Dahil nga ho, wala na kayong ginawa sa inyo pong buhay kundi kumontra ng kumontra, batikos ng batikos, mema lang, may masabi lamang, pero wala naman pong laman o sustansya ang inyo pong mga sinasabi. Okay, we have 8 minutes ago bago mag-alas 7, wala pa rin. Alat na alat talaga si Hiyas. Well, anyway, ito, pag-usapan nun natin itong bagong pera o banknote na inilabas po ng, hindi pa naman nilalabas po. Ito po yung plano pong ilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung commemorative banknote na ang halaga po ay 5,000 pesos. Kita ho ninyo ito. Ito po ay bilang selebrasyon sa 500 taon ng heroism po ni Lapu-Lapu. At maging ng kanya pong mga alagad, yung kanya pong mga warriors sa naganap pong Battle of Mactan doon po sa Cebu Province. Naalala ho ninyo yun? Meron ka bang kanta ni ano dyan, Winner? Ni Yoyoy Bilami? Yung Discovery of the Philippines? Alam ba ho ninyo, hindi lang po sineselebrate natin ang Battle of Mactan. Dahil nga ho, 1521 po ang nangyari pong Battle of Mactan. Alam ba ho ninyo, marami po. Ang Pilipinas po ay na-discover po 1521. Di ba? Kanta nga ho ni Yoyoy Bilami yung March 16, 1521. Medyo paos lang ating boses ha. Pero paborito ko po yung kanta ni Yoyoy Bilami. Nandiyan na ba, Winner? Para at least malaman lang nila kung ano bang nangyari po ng panahon na 500 years ago. Ha? Nandiyan na ba? Sige, play mo. Ready? Go! Yan po ang history po ng ating pong bayan na March 16, 1521. That was, hindi pa naman, no? Sa Marso pa ho yan. Pero, biruin nyo, 500 taon na pala ho tayo
na tayo po ay nilika, na-discover po ng mandaragat na si Magellan, si Ferdinand Magellan. Ang tunay ho niyang pangalan sa Portugal eh si Fernando Magallanes. Alam mo ba, Winner, nung ako po ay pumunta po ng Europe, bumisita po kami sa London, Amsterdam, paano kami, yung bus driver namin ay Portuguese. Nung pinakita ko po sa kanyang kanta ni Yoyoy Villame sa YouTube, natawa ho siya. Sabi niya, I know this guy. Eh, hindi si Yoyoy, ha? I know this Magellan. Dahil sa kanila kasi si Magallanes yun, yung Magellan na yan. So sabi niya, we know this. This is also our hero. Sabi niya dun sa Portugal. So nung pinanood daw niya yung ano, yung kanta ni Yoyoy Villame, tawang-tawa siya. Sabi nga niya, ang Pilipinas daw po, pati ang Portugal, medyo pareho lang. Yun nga lang, sila po ay Spanish-speaking po doon. Tayo naman po, iba ang ating pong dialect ko dito. So bukod po sa discovery of the Philippines, ang 1521 po, 500 years po ang discovery ng Philippines, 500 years na rin po ang Christianity ho natin, yung pagiging Kristiyano ho natin. Dahil nga po, hindi lamang po ang pagpunta ho ni Magellan sa Cebu. Kaya nga ho, dito nga nagkaroon po ang pag-uspong po ng Kristyanismo. So sabi nga ho ng Simbang Katolika, 500 years na rin po ang sobra natin pong sagrado katoliko, yung ating pong pagiging Kristiyano. So yun po, we are celebrating yung heroism po ni Lapu-Lapu, at the same time yung discovery of the Philippines at yung Christianity. Ang term nga ho dyan is quincentennial celebration. Queen, kaya nga queen 500 years, biruin mo, umabot po tayo ng 500 taon dito po sa paglika o pag-discover po sa Pilipinas, at yung pong kabayanihan po na ibinigay po ni Lapu-Lapu. Kaya tuwang-tuwa po yung mga Cebuano, no, na binigyan po ng halaga ng ating pong Pangulong Duterte ang heroism, yung pong pagiging bayani ni Lapu-Lapu. Dati ho, yung Lapu-Lapu po, isda lang ho yan. Ha? At hindi napapansin po ang kanya pong ginawa pong kabayanihan nang siya po ay nakipaglaban po dyan sa Mactan Island. Kaya matindi ho ang pagtanaw, dahil si Pangulong Duterte, laking ano po yan, laking Cebu rin po. So kaya nakita ho niya na hindi lamang po sa statwa lang ho natin nakikita si Lapu-Lapu. Pagka kayo po ay pumunta ho ng Cebu, abay, ang laki po ng kanyang pong rebulto ho doon ni Lapu-Lapu. Meron po isang place po doon na pwede ho ninyong puntahan para makita ho ninyo yung area ho kung saan ginaganap po yung ang tawag nito, Winner, yung pagsasadula ng Battle of Mactan. Siguro magsasagawa po yan, pero I don't know, dahil may pandemya ho tayo, baka hindi po ma-celebrate po ng grandioso ito pong 500 years na Battle of Mactan. Every year po yan, meron po silang ginagawa pong pagsasadula doon po sa mismo pong rebulto ni Lapu-Lapu dyan po sa Cebu, maging sa Mactan area po. Nandiyan pala sa Mactan. Dahil kami tumira po sa may malapit po na beach resort po dyan sa Mactan. Tapos, ano lang ho, ilang minuto lamang po ay mararating ho ninyo yung kanya pong rebulto ho doon. Napakaganda ho. Kaya kung kayo po ay may time at meron ako yung bakuna at ready na ho tayong bumisita ho sa iba pong lugar tulad po ng Cebu, pakibisita na lamang po ang Mactan Island, dyan po sa Cebu Province. Okay, we have 1 minute naman na lamang, at susunod na po ay si Balita Nationwide. Ito na po mensahe ni Boss Edgar Cabangon. Good morning po, Boss Edgar, at kay Ma'am Sharon Tan. Ito po, when God calls us to step out of our comfort zone, He is not calling us to be comfortable in the situation. He is calling us to be comfortable in Him in spite of the situation. Have faith and trust in Him. Thank you po, Boss Edgar Cabangon. So sunod na, IZ Balita Nationwide with Edwin Eusebio and yours truly, Alex Santos. Maraming salamat po sa pagsama sa isang oras po. Andano ninyo, ito po ang IZ
sa alas 6. Icy! Sa alas 6, kasama si Alex Santos.